Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video, direct to the point na tayo kasi wala akong plano sana talagang gumawa ng vlog today. So may nakita akong mga job opportunities na gusto ko sanang i-share sa inyo, baka sakaling makatulong ako doon sa mga kababayan natin na nagme-message sa akin ng mga nasa parting Middle East, Hong Kong, mga sa Macau, sa Taiwan, sa Japan, sa Singapore, sa Korea, even doon sa mga nasa parting Europe na mga nagme-message sa akin at nagtatanong, nangihingi po ng mga consultant na legit para sa akin po. Kasi may mga kilala naman po ang consultant dito na legit. Kagaya na lang po nitong mga nakaraan may mga nag-message sa akin. And then binigyan ko po sila ng mga legit consultant na kilala ko na talagang dati po ay nilapitan ko. During times kung napanood nyo po yung mga previous videos ko, yung mga ilang videos ko po, balikan nyo po. Baka sakali pong may mapulot kayong mga aral kahit papano doon sa mga pinagdaanan ko dito. At ito nga po, isishare ko din po sa inyo kasi dati po during times na naghahanap po ako ng malilipatan na trabaho, ay may mga ilan nilang po kong consultant na nakilala na in-offer din po sa akin ng ilang kaibigan ko. So ito nga po, nakita ko po nag-post po siya ng mga ilang hiring na ipapakita ko po sa inyo dito ngayon sa screen at baka sakali pong makatulong tayo doon sa mga kababayan natin na nasa parting Middle East na nangangarap makapagtrabaho po dito. Kagaya na lang po nito, mayroon po siyang offer dito na truck driver, makikita nyo po dito sa screen. Nakalagay po diyan, yung truck driver is kailangan po ng 2 to 3 years heavy license work experience at kailangan po ng IELTS, 4 bands and bachelor degree or 2 plus 2 educations. You may apply. Preference, nandiyan na po yung email. Basahin nyo na lang po lahat yan. Meron din po silang hiring ng McDonald's restaurant managers required in Canada. Ito po yung mga details. Basahin nyo na lang po diyan. Meron din po silang kailangan na 20 kitchen helpers and crew members. So kung may mga kailangan po kayong itanong, gusto nyo pong mag-inquire, nandiyan na po yung email, kayo na lang po ang bahalang makipag-communicate sa kanya. Ibibigay ko po sa inyo, yan po yung account niya, bali same person po yan. Kayo na po ang bahalang makipag-communicate sa kanya. At i-browse nyo na rin po yung ilang mga postings niya, yung mga previous postings niya. Kasi marami po yung job offer na ino-offer. At marami na rin po ang kakilala. At even kapopost ko lang po, i-follow nyo po ako dito sa aking Facebook page na Perds TV. Nagpo-post po ako dyan ng mga hirings na nakikita ko para hindi nyo po malagpasan. Kasi malimit po pag nakikita ko yung mga hirings, isineshare ko po dyan sa wall na baka sakali po meron tayong matamaan ng mga job seeker ng mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. Kasi lately po ang daming nagtatanong sa akin na hingi po ng mga consultant na legit ng mga job hirings, baka may ma-offer daw po sa kanila. So ito nga po, nakita ko nga po itong mga post niya na latest pa lang po ito, 1 hour ago pa lang po, kaka-out ko lang po kasi ngayon sa work. And then kayo na po ang bahalang kumontak sa kanya. Ito po yung mga Facebook page niya, Facebook account niya. Kayo na lang po ang bahalang makipag-usap sa kanya. Kasi labas naman po ako dyan, wala po akong hindi po ako connected sa kanya. So may mga job offer lang po kasi talaga siya na dati ay in-offer din po niya sa akin. Pero ngayon po, bababalaan ko na po kayo, talagang wawarningan ko na po kayo kagad ngayon. Medyo mataas lang po talaga yung kanyang singil. Kasi dati, I remember parang 6,000 Canadian dollar. So kung kayo po ay may plano pong mag-inquire sa kanya, make sure po na may hawak po talaga kayong pera. Kasi ang totoo po niyan, yun po yung nagiging problema. Ang dami pong nag-i-inquire sa akin, paano mag-apply dyan, paano pag makikipag-deal sa consultant. But the problem is, ang dami po nating kababayan na nasa abroad na, nasa Middle East, sa Dubai, sa Taiwan. And then pag tinanong ko, kasi ang iniisip po nila ay no placement fee, walang gastos. Ay sabi ko, sa medical pa lang gastos na eh. Sa pag-approve pa lang ng visa, gastos na. Ay may natatanong po ako minsan, 5 years na, 6 years na, 8 years na sa abroad. And then tatanungin ko, magkano ba yung hawak mo? Ang isasagot po nila sa akin, 1 month salary lang yung hawak nila, 30,000 pesos, 50,000 pesos. Ay kailangan nyo po talaga, ay handa po kayo. Hindi po pwede yung mag-a-apply po kayo kahit po ito ay consultant yung mga kausap ninyo. May mga fees pong babayaran diyan. Kaya kailangan po maging handa po kayo kapag kayo po yung makikipag-deal diyan. Dahil unang-una may mga babayaran din po talaga kayo. Ipahabol ko na rin po doon sa mga nagtatanong, sir, nadito po ako sa Saudi, nadito po ako sa Japan, nadito po ako sa Dubai, nadito po ako sa Macau, nadito po ako sa Hong Kong, sa Taiwan. Affected po ba kami nung no direct hire? Lagi ko pong tatlong videos na po yung ginawa ko, lahat po nabanggit ko po doon. Hindi po affected ng no direct hire. Dahil unang-una po,
pag umalis po kayo nang kayo nasa Saudi, Taiwan or any country pa po yan, pag kayo po'y magdadirect here papunta dito sa Canada, ay wala na po yung iniisyong OEC. Unlike po naman gagaling ka sa Pilipinas, nag-direct here ka papunta dito, hindi ka may issue ng OEC kung direct ka lang po ditong nag-apply at hindi ka dumaan sa agency, napasok ka dun sa tier 4 and 5. Yan po ay nagawang ko na ng mga videos. Ito po, panoorin nyo na lang po ulit doon sa hindi pa mga nakakapanood para alam nyo po kung sino yung pwedeng mag-direct hire at kung sino yung hindi pwedeng mag-direct hire at kailangan dumaan sa agency. Itong mga nare-refer ko po sa inyong mga consultant ay hindi po ako konektado dito. Wala po akong makukuha diyan na kahit na 5, kaya ko lang po nirefer sa inyo dahil mga kakilala na po ako na na-process nila yung working permit at talaga naman pong na-approve at hanggang ngayon ay nandito at nagtatrabaho. At dahil sa kagustuhan ko pong makatulong sa inyo, agad-agad po ginawan ko po siya ngayon ng video. Na baka sakali po meron po sa inyong tatamaan na pasok doon sa qualification ay makuha po ninyo yung trabaho, pasok sa experience ay kahit papano magkaroon ng chance na makapagtrabaho dito sa Canada. Idagdag nyo na rin po dyan yung mga comment na nababasa ko na sir kami po ay nasa parting Europe, Middle East, any part of Asia, pwede po kaya kami mag cross country diyan at dyan po kami maghanap ng trabaho? Pwede po. Pero una nyo pong tatanungin ay kung sakali pong hanapan kayo ng immigration officer ng guarantee letter ng inyong employer, kasi kalimitan po hinahanapan po yan eh. Kung halimbawa po kayo magtuturist dito and then i-declare nyo po na kayo may trabaho dyan sa Middle East, may trabaho kayo dito sa Hong Kong, and then let's say for example kayo domestic helper, and kasi yun po yung mga nababasa ko sir, DH po ako dito sa Hong Kong and then ako po yung may plano mag-tourist diyan, so paano po kaya ang hanapin? So possible po, isipin nyo na po na talaga kailangan prepared po kayo na kung sakaling hanapan po kayo ng immigration officer ng guarantee letter na katunayan na kayo babalik dyan sa employer nyo after your stay here in Canada, yun po yung kailangan maipoprovide ninyo. Ang tanong po ay i-issuean po ba kayo ng employer ninyo ng guarantee letter na katunayan na kayo ay after your stay dito ibabalik talaga kay Dian. At pangalawa nyo pong alamin ay kung papayagan po kayong magbakasyon papunta dito sa Canada ng more than 5 months. Kasi kung kayo po ay magbabakasyon dito ng 1 month, 2 months lang ay hindi po sapat yan. Kasi kung maghahanap po kayo ng trabaho dito ay 3 to 4 months po ang release ng working permit. So hindi na po sasapat yung inyong stay dito. Gaya nga po nung ginagawa kong content ngayon sa mga susunod na araw, may sinamahan po kami ngayon dito, naghahanap po ng trabaho at ang dami pong nagme-message sa akin. Natapos na po yung 6 months, umuwi na ng Pilipinas, wala pa rin nahanap na trabaho. So sana po naging maliwanag sa inyo na kung kayo po ay kasalukuyang may trabaho dyan sa Middle East, sa Hong Kong, sa Taiwan o kung saan pa man po yan, eh talagang i-declare nyo po kasi yan na kayo may trabaho eh. So possible po hahanapan po talaga kayo na immigration officer ng mga supporting documents na katunayan na kayo magtuturist dito or magbibisit kayo dito, pero talagang babalik kayo diyan. Kailangan nyo po yung ma-proof dun sa immigration officer. Although alam po naman natin na talagang ang plano po ninyo dito pagdating nyo ng tourist or visit visa ay maghanap po ng trabaho. Well, kailangan po talaga yan na handa kayo na maipuprovide nyo kung sakaling kakailanganin. Huwag nyo na pong tangkaing pumasok po ng Canada kung kayo po ay magtuturis or magbibisit visa at maghahanap naman talaga kayo ng trabaho, tapos 1 month lang po yung inyong i-stay dito. Dahil talaga pong napakarami kong nare-receive na message na natapos na yung 6 months ay wala talagang nahanap na trabaho. What more kung 1 month lang po yung stay nyo dito? Abangan nyo lang po doon sa mga susunod kong video na gagawin, yung mga tips and advice doon sa mga may planong mag-tourist or visit visa dito na para hindi po kayo masayangan ng pera, kasi unang-una napakamahal po ng ticket. Nung last time po, kamakailan lang nag-check po ako, 140,000, 150,000 po balikan. So imagine, napakamahal po, napakalaking halaga na po niyan. At ayoko naman po masasayang lang yung pera ninyo sa pagbili ng ticket para mag-tourist dito. And then yung pocket money nyo pa po pag nadito po kayo, and then uuwi po kayo nang wala po kayong nahanap na trabaho. Kaya po yung ginagawa kong video na sana po ay makatulong sa inyo na baka sakali bago po kayo pumunta rito sa inyong 6 months na tourist or visit ay makahanap na po kayo ng trabaho pagdating nyo pa lang po dito, para naman po hindi masayang yung perang mga nagastos ninyo. At huling pahabol ko po doon sa mga nagme-message po sa akin na inside Canada na nagtatanong po at nahingi ng mga legit consultant na dito, kasi may mga plano po silang lumipat ng trabaho, yung mga temporary foreign workers po na yung iba inawalan na ng trabaho, or yung iba naman po ay mga walang chance na ma-PR doon sa kanilang province na napuntahan ay naghahanap po ng panibagong working permit.
So, i-message nyo lang po ako dito sa page ko, sa Perds TV, at i-re-reply ko po sa inyo kasi ayoko naman pong i-post dito sa screen yung kanilang mga contact number. So, personally, i-message ko po kayo at doon ko po isesend yung kanilang mga contact number doon sa mga planong lumipat at maghanap ng panibagong working permit na baka sakali po meron silang mga available na job offer. So, hanggang dito na lang po muna. Ako magpapahinga na rin. Ako may pasok pa bukas. Isiningit ko lang talaga tong video ito at baka kahit papano ay makatulong tayo doon sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. Hanggang sa muli, huwag niyong kalimutang i-subscribe, i-like at i-share niyo na rin yung ating video para makatulong po tayo sa ating mga kababayan na nangangarap makarating dito sa Canada. Mabuhay po kayong lahat. I love you all. God bless. Bye-bye.